Bali, nakahanap ako kanina ng karapat dapat nating mabigyan ng notice. Galing sa mga donasyon ng mga nag-send ng star. Itong sila nanay, nadaanan natin sila kanina. Ang init kanina mga boss, bandang alauna. Sa katirikan ng araw, naglalakbay sila para maghanap ng makakalakal. Hindi lang yan mga boss, may dalawa pa silang kasamang bata. Nakakatakot sila tingnan mga boss kasi ano, ang daming malalaking sasakyan na dumadaan dito. Sa ating pagbalik dito sa daan na to mga boss, ito at napagdesisyonan natin sa kanila na lang nating ibigay. Yan mga boss, nadaanan natin sila nanay kanina, kaninang kainitan ng araw. May kasama silang mga bata. Nay! Bali, inuulit ko yung sinasabi ni nanay dito mga boss, ang iingay kasi ng mga sasakyan. Ito mga boss, may kasama silang mga bata. Ano ba yan, Nay? Sis. Na-extray ng iyan. Ilang taon na yan, Nay? Bali, 7 kasi ito. Ito? Oo. That 8 years na yan? Ba't hindi naagapan agad, Nay? Kasi maraming mga benta. Asawa mo? Asawa nito. Oo. Ako na lang. Siyempre ako na lang nagtrabaho. Ah, Bali, anak ni ate itong tatlo? Oo. Bali na nito. Ama nito. Ayun mga boss, bali anak pala ni ate itong tatlo, tapos yung asawa niya, anak ni nanay, namatay na daw. Ano pinamatay ni kuya, Nay? Anong accident eh? Sa motor? Hindi ano siya, natitinda ng balot tsaka yung nakapapalit. Ayun mga boss, na-accidente daw sa pagtitinda ng balot yung anak ni nanay. Ay, yung asawa mo mismo yung... Yung aksidente. Yung aksidente. Yung asawa niya naman, nagtatrabaho araw kaya. Ano? Kumukuha lang yung pamasahe. Buhay pa yung asawa niya. Ayun mga boss, buhay pa pala yung asawa ni ate, yung anak ni nanay. Tapos, yung asawa ni nanay, namatay daw, na aksidente sa pagtitinda ng balot. Bali, ilang taon na ulit yung sis mo, Nay? 38. Yun mga boss, yung sa kamay ni nanay, 38 years na daw. Nag-iipon daw siya ngayon para maoperahan. Kawawa naman si nanay. Oh. Diyos lang, napabayaan, lumaki ng ganyan. Saan mo maopera yan, Nay? Baka sa JBL. JBL San Fernando? Magkano yung ano doon? Hindi ko alam. Kasi nung huling extra ko, hindi na ako bumalik. Ilang taon ka nang na-x-ray na hindi ka napupalik? Bali, ano na, matagal na, taon na, hindi ko lang taon na. Yun mga boss, nung uling x-ray daw ni nanay, matagal na yun. Hindi na siya nakabalik sa ospital. Hindi mo siya, okay naman na yung nagagalaw mo naman. Oo, ano lang, huwag lang tatamaan sa kayo ng alam mo. Nung una na, ganyan na ba? Ganun lang sa kaliit. Yun mga boss. Kaya kayo, huwag nyo pabayaan yung mga sis, dati daw, maliit lang siya. Para siyang jolen. Parang jolen lang daw. Ngayon, ang laki-laki, huwag nga ba? Kapabayaan. Nag-aaral ba ito, Nay? Iyan, nag-aaral. Makpaw. Saan kayo uwi niyan? Sa Makpaw. Sa Makpaw kayo. Ano yung ba? Ano pangalan mo, Nay? Ruby. Ruby? Pili doon, Nay? Dana. Ruby Dana. Rugidanan daw mga boss. Ilan taon ka na, Nay? Bali, 58. 58? Ayun mga boss, 58 na daw si nanay. Tapos, halos 20 ka pa lang. 20 plus, no, Nay? Nung nandiyan na yan, no? 28. Yung panganay ko kasi hindi ko alam kung ilang taon na yung panganay ko ngayon. Bali, kung ilang taon yung panganay ko. Sabay na yan. Ayun mga boss, kasabay na daw ito ng panganay ni nanay na mga 20 plus pa lang siya noon, napabayaan niya. Kaya kayo mga boss, huwag pabayaan yung mga sis, dati daw sila laki lang ng jolen, ngayon o nga ba? Magkano yung mabibenta niya, Nay? Mga, may sabi ka lang, 400 lang naman. 400, 500, maghapon na yun. Ano?
boss, umpisa ng alas 9 ng umaga hanggang ngayon mag-alas 5, nakaka 400, 500 daw sila. Kaso mga boss, malayo yung nilalakbay nila nanay. Ang dami nila, may kasama pa mga bata o kawawa itong mga bata. Buti hindi naiwan sa bahay, naiwalang maiwan sa kanila. Ilan ba yung anak mo, Nay? Bali, anim. Anim? Oo, gusto yung masama. Sila lang yung kasama mo ngayon? Oo, sa ngayon, sila lang yun. Eh mga boss, napansin ko lang yung daliri ni ate sa paa. Pwede pa video, ha natin? Eto po, ay wala na, matagal, wala po yan. Nadisgrasya po ako niyan. Ayun mga boss, nadisgrasya daw din si ate. Diba, hindi pa tayo yung daliri. Opo, disgrasya po. Kailan ka pabalik ng ospital, Nay? Hindi ko lang po kasi, alam matatanawa ko, hindi nakakabalik. Ano yun, Nay? Kung ma-operan daw po ba, magkano yan? Hindi ko lang alam kasi nung maliit pa lang ito, ang gumagana sa saan ang anak ko, 500,000 yata. Oo. Ngayon, hindi ko alam. Ngayon mga boss, nung maliit pa daw ito, kung ma-operan daw, 500 pesos lang. Kaso ngayon, napabayaan na. Bali, taga saan kasi kayo, Nay? Lakpao. Taga Lakpao si Nanay, Lakpao, Lubao. Yun mga boss, kung may makakatulong sana kay nanay, parang ma-opera na siya agad, oh. Mga aba nito, abala sa inyo yan, nanay. Oh. Sis lang daw, nay. Oh, hindi mo pa napacheck ngayon? Hindi pa. Mula nung na-x-ray ako doon sa Pangasinan. Eh, ano nay, ganito na lang. Bibigyan kita ng pang-check-up ngayon. Magpapacheck up ka bukas. Check up lang na, nasa ano lang yun? Nasa 500 siguro. Check up lang sa ospital. Kung bibigyan ba kita ngayon, makakapagpacheck up ka bukas? Hindi. Ha? Ito yung masabi kasi wala may iba sa mga bata. Yun mga boss, bibigyan na sana natin si nanay para makapagpacheck up bukas. Kaso wala daw maiiwan din sa mga bata. Buntis pa daw pala itong si ate. Ilan taon ka natin? 22 po. 22 pa lang si ate. Pang-apat na niya yung nasa tiyan niya, mga boss. Maaga yatang nabuntis si ate. Ilan taon ka nag-asawa, Teng? 17 po. 17? Ah? 17 tapos 22 pa pa lang. Eh di alos, Shirley, nanganganak ka. Yun mga boss, 17 siya nag-asawa, 22 ngayon. Pang-apat na yung anak niya. Nakakaraos naman kayo sa ano? Nakakaraos naman po kayo sa 500, 400, 500 isang araw? Ano lang mo yun? Parang ngayon lang kasi yung baon. Oo, pang isang araw lang talaga yun, Nanay. Kamasay. Wala pong nagsosobra. Matatapos. Eh, paano niya, Nay? Ano paraan para mapacheck up yan? Baka kung ano na yan, Nay, dapat makaba pa niyan. Ano lang naman daw? Ah, hindi na siya nakatikit, no? Oo, tsaka pwede naman siyang ano. Ay, mga boss, gumagalaw siya. Kapag gumagalaw yung sis, okay lang naman yun. Ma-operan. Ang delikado yung hindi gumagalaw, yung nakatikit. Sis lang talaga siya, mga boss. Kaso napabayaan, umaba nung ganito. Bumibigyan ba kita ng pera ngayon na hindi ka makakapag-check up bukas? Ay, dapat magpa-check up pa kapag bibigyan kita. Wala kasi tao sa bahay. Hindi, si ate, maiwan sa bahay. Tapos, ikaw? Nagtatrabaho din kasi. Ayun mga boss, ayaw pa-check up niya natin. Bibigyan sana natin siya ng pan-check up. Kung may magagawa lang tayo mga boss, irerekta na natin si nanay. Ano na lang mga boss, patulong na lang ako. Tulungan niyo ako, matulungan natin si nanay.
Kahit sa simpleng paraan lang mga boss, pa-react and share lang. Para kapag naging okay yung views ni nanay, tayo mismo papa-opera natin siya. Meron na rin sa akin na ganyan. Oo. Diba? Ay, diba? May nakapag-vlog sa'yo, nay? Oo. Ano? Ganyan din. Oo, nasabi sa'yo. Ay, ganyan na ako. Dinali sa binigyan niya lang 500. Ay, ayun mga boss. May una na daw nag-an sa kanya, nag-content kay nanay. Interview din nila akong ganito. Tapos, pagkatapos noon, itutulungan daw niya ako kahit yung financial lang daw. Ayun mga boss, napangakuan daw si nanay sa unang nag-content sa kanya, binigyan loan daw siya ng 500, sabi, bibigyan siya ng financial, hindi na daw bumalik. Paano kaya ito? Mga boss, ano? Tulungan niyo ako mga boss, tulungan natin si nanay, kahit sa simpleng react and share lang. Baka kapag, kung sakali maging okay itong views na ito, papa-opera natin si nanay, babalikan natin siya. Malapit lang naman to sa amin. Taga Pampanga lang din naman ako. Wala pang idea na kung magkano magagastos dyan. Hindi ko alam kasi sabi nila huwag ko na raw pa-opera dahil matanda na raw ako. Ah, hindi pwede yun nay. Bata ka pa? Nung taga sa amin kasi na-operaan. Ano dito naman nga tayo? Oh, sa kumay lang yun sa'yo nay. Bumalik daw yung ano. Hindi rin siya na ano. Baka cancer yun nay. Cancer yung kumabalik. Natatakot si nanay kasi malakas ang ano ko niya, kaka-reflect kasi ako. May kakilala daw siya na operahan sa leeg. Bumalik daw. Kaya natatakot si nanay. Kinamatay ba niya yun, nay? Buhay pa? Nabuhay siya pero kinulong siya sa ampas eh. May inaano nila yung sakit niya rito. Natatakot daw si nanay. Makakayanan niya yung injek na inindap sa kanya. Kung hindi, wala. Huwag ka pong matakot, nay. Dapat ma-opera niyan para matanggal. Kasi parang... Lalala pa yan, nay. Ilang ka na ulit? 58 pa lang si nanay, oh. Ang lakas pa ni nanay. Wala sa mukha niya yung mahina. Kasi wala nga kung gusto. Oh, haba pa to kung hindi ma-operaan. Mga boss, tulungan niyo ako. Kailangan natin maano to. Hindi ko lang kasi alam ang pangalan nung nag-ano sa akin. Oh, ganito na lang, nay. Ito mga boss, galing tong perang to sa ano, sa mga nagpadala ng star. Bibigay natin kay nanay ngayon. Nay. Bibigay yung mga sasakyan mga boss. Bibigay natin kay nanay itong 2,000 mga boss, galing sa mga nag-share ng star to. Nay. Salamat. Ano? Hindi ka talaga makakapag-check up bukas. Ganito na lang na eh, kapag naging okay itong views nito or kapag kung may magdudonate sa'yo kung sakali, papa-opera natin yan, papalak kita. Ano masasabi mo na lang na eh, sa mga nag-send ng star? Maraming salamat po sa mga ganito. Aking buka na lang po. Salamat po. Malaki tulong na po sa ano, pagsubo ng gatas at ulam ng mga bata. Ayun mga boss, hindi na tayo magtatagal. Sa mga magsesend pa ng star mga boss, may mapupunta ang makapuluan yung ibinibigay ninyo. Tapos sa mga nagdo-donate din, transparent tayo mga boss. Gusto ko talaga maano itong kamay ni nanay, ayaw na daw ma-operan kasi matanda na. Eh, 58 pa lang siya, saka malakas pa yung katawan niya. Kasi kung mapapabayaan pa ito, aba pa ito, baka lalala pa. Higit pa rito yung mararanasan ni nanay. Tapos, so, may kasama pa siya mga po. Mga anak na naman si ate. Anong grade ka na? Ayusin mo pag-aral mo, no? Nakikita mo yung buhay nyo ngayon, ha? So, may kapta. Nanay na. Ulitin ko, marami salamat mo. Sige. Mga boss, ano na lang, magpapaalam na tayo kay nanay. Tulungan nyo ako mga boss. Simple lang naman yung iniihi ko. React and share lang. Tapos, pa-follow na rin para makita nyo yung update kay nanay kung sakali magka-partos siya. Gusto ko talaga ma-operahin yung kamay ni nanay. Gagawa natin ng parang to. Nanay.
sana maging okay ang lahat para mapa-opera natin si nanay. Kung mapapabayaan pa yun, ewan ko lang kung ano mangyayari sa kamay ni nanay. Masyado nang mahaba mga busik, nakakaawa si nanay. Tapos ayaw pa niyang magpa-opera kasi natatakot daw siya tsaka wala daw makakasama yung mga abo niya sa bahay. Lalo na yung asawa ng anak niya, ang buntis na naman. Kung magigitan ninyo yung mga dumadaang sasakyang kasabay nila sa daan, mga boss, tingnan nyo ang lalaki. Kaya nakakatakot para sa kanila, lalo may kasama silang dalawang paslit tapos isang buntis pa. Sa puso mo ito ay time-tip.